Magandang araw sa iyo mga kababayan at narito tayo ngayon sa Barangay Monsirat, Davao Oriental po mga kababayan. Dito tayo sa bahay ni Tatay, yung ating natutulungan na pumanaw. Ito po yung bahay niya mga kababayan. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ito po yung natulungan natin na pumanaw. Kasamahan niyo ako ngayon mga kababayan sa kasi pinturahan natin yung flooring para at least maganda so, sa loob pa rin kasi may mga dugo daw dyan. So, pinturahan natin para pagkatapos at lisingan natin ulit. Kasi po ay nung pumunta ako dito, parang kakaiba talaga yung parang nandito pa si tatay. So, lahat naman talaga tayo ay may kumbaga, kaluluwa, no? So, tara, samahan niyo ako ngayon. So yun mga kababayan, at dito na kami sa bahay ni tatay. Ay, nay, sinanay. Sunay. Dito sa loob, nay. Ayan. Hi, tay. At ito yung bahay ni tatay. Malinis pa rin, pero kailangan talaga natin pinturahan kasi, kuwan. Ano yung mga kuwan na silig? Siligan natin para limpyo. So, kaning mga gamit na eh, pwede na ito, sunugo na lang. Magpaalam mo na tayo kang tatay kasi yung mga gamit niya, kailangan natin sunugin. So, yun po mga kababayan, at linisan namin. Kasi tingnan nyo, dito na bagsak si tatay sa kuha na to. Dito na bagsak. Ayan. Kani mo na yung mga dugo na yun. Oh, kulay pula po. Ayan. Kasi natumba sa dito. Ayan. Ha? High blood tonight? Siguro no? Bo, si nanay ay naglilinis. Ay, tulak tay. Ay, pag-uwi dito na. Tulak kay tatay na eh. Limpiyohan na ni mumbalay. Limpiyohan daw ni nanay tay mumbalay. Para dili magabok. So, yun po yung mga gamit ni tatay po mga kababayan. No, ito. Ito yung mga sako niya. Ito po mga gamit niya. Kung nakasubaybay kayo sa aking vlog noon, yung bahay ni tatay sirang-sira, yun po yung mga gamit niya ay iniwan niya. So ang gagawin namin ngayon ni nanay ay sunugin na lang po mga kababayan, no? Tapos pinturahan. So para at least malinis pa rin yung bahay ni tatay. So antay-antay lang kasi antay ko pa yung mayari nito kung sino yung bigyan natin ito, no? So yun po mga kababayan, at pinturahan natin itong kuha ni tatay para mawala yung mga dugo. Kasi sabi po na timili ay pinturahan daw ito. Pagkatuyo nito, bukas siguro maghanap kami ng parang magkuhan rin ay magampuhan na ito ni Balahan. Puntahan natin ito ng sa simbahan para parang nandito pa si tatay. Pinturahan na lang natin ng plywood. Kasi marami pong dugo mga kababayan. Yan. Dire, siya natumba na eh, dire. Kani? Dire? Karasan eh, wala niyari ang tagiya dire na eh.
So, ang gagawin namin, igababa lang natin yung kanay, mga gamit ni tate, sinubo natin eh. Pusin ko ito mamaya yung mga kababayan kasi basa pa. So, pagkatuloy yung pinturahan natin para itong bahay ni tatay ay... Tay, sinugo na naman yung gamit tayo, tay. Para wala na yung mabilin. Paalam po kami kang tatay para at least hindi siya magalit sa amin. Wala kasing malagyan nito. At ang gagawin lang talaga namin ay sunugin to kasi hindi naman to pwede gagamitin kasi sayang sana pero kailangan natin sunugin, no? Ano na, bisporo? Later. Di ka naman wonder. Ito na. Awan lang na dire. Dire na lang isulat. Ay, di na tayo gano'n na eh. Basta maugnaw na dire. Isa-isa lang. Ay, kasukuta ya. Wala mo buto dire? Kayo yung siguro natin nila, basta hindi mo buto na eh. So, yun po mga kababayan, at sunugin natin itong gamit ni tatay kasi hindi na ito pwede gagamitin. Dapat na, ipadala na lang mo talitong pag lubong sa yanay. Ako naman ka nang daupan. Kumain naman kurinta, di ba? Sinunog po natin ang gamit ni tatay. Ay, kasukutay ha. Igubito, tatay. Padayon lang si mong panaw tay, kung asa mang garon tay ha. Basta kami at ikuha na mo yung mong gamit para walang makagamit lain. Kailangan kasi natin sunugin po mga kababayan itong gamit ni tatay para hindi na siya ng gamit niya. Para hindi na siya magbalik-balik kasi yung mga gamit niya dapat yung time kasi na dilibing si tatay, wala ako rito. Pero kung nandito ako yung mga gamit na to, padala ko to sa kanya. Pero wala na, wala kasi nadala. So ang gagawin namin, isunugin na lang. At nagpaalam naman kami kang tatay. Mabait yun si tatay. Ito po yung bahay niya dati ay sirang-sira.
Ayun, maganda na sana. Kaso lang ay wala na siya. At hindi naman talaga natin hawak ang buhay natin sa dito sa mundo, ano? Bawat isa sa atin, eh, hindi natin hawak ang buhay natin. Tulad na lang ni tatay, eh, sa tagal ng panahon, ay ang pagtitiis niya sa bahay niya. Ngayon nga, ay nabahayan siya siguro ng mga tatlong buwan lang. Ay pumanaw siya, no? Sana dito, maganda na sana yung bahay niya. Natira na siya, hindi na siya mabasa. Kaya ngayon, mahirap ang sino yung bigyan natin ito. Kasi ay wala na kaming karapatan dito sa sponsor. Ang may karapatan na dito, yung may-ari na kasi sa kanila itong lupa eh. Si tatay ay nagpagawa na din ng bahay kasi dati na si tatay dito. Abangan nyo na lang kung sino yung bigyan natin ng bahay ni tatay. Kaya linisan ko para ipagkaloob natin sa ibang tao na nangailangan ng tulong din. Ano? So ang ginawa ko po mga kababayan ay sinunog yung gamit ni tatay, pinturahan ito ulit at saka bisingan natin ulit para ibigay natin sa ibang tao na nangailangan ng bahay. So abangan nyo na lang sa YouTube channel ko kung sino yung bigyan natin. Ano? So pagkatuyo niyang pintura siguro mga ano kasi dito ngayon Wednesday, so siguro mga Friday balikan namin to at magdala kami ng mga sa simbahan, yung taga-simbahan para mag-pray tayo dito pag bisingan natin ulit yung bahay ni tatay para si tatay hindi na balik-balik dito, ano? So sunugo natin ito, nanay. Ano yung palihog mo? Dapat eh. Linisan to natin yung bahay dati, linisan para ganda. Oh, kananay, apil na, dire nay, aliyo ko nay. Oh, muna ibutang kanan sa klamisa, no? Asan mo itong klamisa niya, nay? Ah, safety niyo. Oh. Sige, ang nabili lang dire kaning yang suga ug solar, no. Ang galon. Sana uga na ta nanay. Ay lang bilhin din ato bilhin na ni. Tay, nasunog ng bahay tatay. Grabe kaso ano eh. Grabe yung usok po mga kababayan. Parang naguling. Tara mga galon na eh. Yan nga rin, basi na yung mabutor yan eh. Linisan para hindi na magbalik-balik si tatay dito. Kailangan mag-uni pong sunugo na eh para hindi na siya magkuhan ba, hindi na siya mawili sa mga gamit. Para dili magamit sa lain, ato na lang sunugo. Walang naiwan. Wala na bilhin tay, hurot na gisunog na ko tay. Talo ko kasi gay.
Raha natin ni Nay. Raha natin to balik. Tay! Sa unog niya mo magamit, Tay! Raha natin to. Para matapos to. Sabi kasi ni sa ating sponsor na nagbigay nito si Ate Mili at pinturahan to. Tapos yung mga gamit kailangan sunugin kasi para ninas tatay magbalik-balik dito. Kung saan ka man ngayon, Tay, tuloy lang sa pano mo, Tay, ha? Turuan na. Ito po si nanay at palaging nag-alaga kang tatay ko, yung saan pa si tatay, nabubuhay pa si tatay. Ito po si nanay. Ito po yung nakasaksi sa pagkadapa ni tatay dito sa tiris ni tatay. Diyan. Diyan sa nadapa. So, kaya natin yung pinuntahan. Kasi ay sabi ng Timili ay pinturahan. Tapos yung mga gamit kailangan sunugin natin. Ano? Dapat yung sunugin natin na ito para malimpyo ng balay ni tatay. At yung balay na ay magulat na lang ta sa decision sa tag-gathering. No? So, at ito kasing bahay po mga kabayan ay ulo sa ang naibigay nito sponsor at ako yung nakakita. At hindi ko ito magawa kung hindi dahil sa sponsor, dahil kang Ate Mili. So, napag-desisyonan namin ni Ate Mili ay paggawa ng bahay. So, ngayon nga ay wala na si tatay, so wala kami magawa. Ang desisyon nito ay yung may-ari na talaga ng lupa dito. Kung sino yung ilagay niya dito. Kasi may mga niyog kasi dito po mga kabayan sa lupa na to. Kung tinatayuan natin ang bahay, may niyog. So, mahirap kasi pag maglagay tayo ng tao dito na ating natutulungan yung nangailangan ng tulong. Mamaya kung ano yung gagawin natin sa ano yung gagawin sa niyog, eh baka tayo pa yung magka-problema, no? So ang sabi ng Timili, ang nagbigay nito, kung sino yung deserve bigyan, yun yung bigyan natin. So kausapin ko yung mayari, kung sino yung nangailangan dito, yun yung bigyan natin, no? Ano yung decision sa mayari sa lupa talaga nito, abangan nyo na lang sa aking YouTube channel, no? So at least ngayon ay pag-utusan tayo sa ating sponsor na yung mga gamit ni tatay kailangan i-dispose at saka yung pinturahan. So ito na yung Mili, Ate Mili, ginawa namin yung sinabi mo. So walang nanay, ha? So mabalik ko dire, siguro mga Friday, para ito na yung pampu Andre sa kabag sa simbahan ninyo. So katulip pa si tatay? Kamu katulip po naman. So, lahat man talaga tayo ay importante ay yung alaala ba? Parang alaala natin. Ano? Bumabalik talaga yung pagmahal natin ng isang tao. Tulad na lang ni tatay at napakamahal siguro niya itong bahay kasi bihira yung nagbigay sa kanya nito. Kaya nandito siya palagi. Kasi yung pagpunta ko talaga dito, parang ngayon nga tingnan mo yung pag pumasok ako dito, kinalabutan ako. So, dito pin si tatay. So, yun lang tay, ang sa hinihiling ko sa'yo tay, kung saan ka man, tuloy lang sa panaw mo, no? So, kami mga nagmamahal sa'yo, dito lang kami. Huwag mong kalimutan, mahal ka namin bilang parang siyempre lahat naman tayo magkakapatid dito sa ibabaw ng mundo kasi anak tayo ng Diyos, ano? So inuulit ko, maraming salamat sa mga viewers, mga subscriber, maraming salamat sa lahat. At yan lang, Nay, ha? At balik ang kudre, masing Bernice. At pinturahan ko pa ulit, balik yun. Nanti yun yung mga gamit di tatayo. Sunog na lahat. So yun lang mga kababayan. At maraming salamat sa lahat. Sa mga sponsor, inulit po maraming salamat. Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. At God bless you. Bye-bye po.